Kita niyo ito mga kapatid, may bra, may panty liner, may sapatos. Araw-araw pala nagmumutmut sila ng babae niya. Sabi niya, mamamatay na daw siya sa kamutmut nila araw-araw. Ito bang gusto mong buhay, yung magulo? Bakit hindi ka humanap ng binata? Kung sa bagay, bag ang nakaw talaga, the best putahe in the world. Patay nag-umpisa, natatawa na ako. Ha? Kita niyo ito mga kapatid, may bra, may panty liner, may sapatos, panty na saan po? Wala po, pinakain ko po sa kanya, sir. Pinakain mo na yung panty sa kanya? Opo. Saan niyo po nakuha itong mga ito at sino may-ari nito? Yung babae niya po, sir, si Miss Amelia Logargitap. Actually po, nakita ko po yan sa bag niya, sa traveling bag niya, nakaipit po talaga. So pagdating ko dito, sir, nang nag-ayos po ako ng kwarto namin, pati yung mga ano niya, sir, yung mga bag, inayos ko po lahat. Nakita ko po to, sir, lahat-lahat po yan. So nagtaka ako, syempre, galing sa apartment, wala akong damit doon. Kasi umuwi na kami sa bahay ng father niya. Nakita ko po to, nakabag talaga, sir, as in talagang secret talaga, sir, kasi talagang safer sa ano talaga, sir. Ayun, pagkatapos, wala siya sa bahay. Sabi ko, ano to? Ano sabi niya nung kumpranta niya sa tukol dito? Wala, sir. Tahimik po siya. Hindi po siya talaga nagsasalita. Hindi, hindi sinabi kung kanino ito at saan galing ito. Wala po siya, sir. Hindi siya. Alam niya man lang po, sir. Okay. Saan po kayo nag-work? Sa Alcobar, Saudi Arabia po. OFW kayo? OFW po. Kababalik nyo lang? Actually, sir, umuwi ako ng December 27 dahil hindi ko na po kinaya. Aso, nasa abroad ka pa lang. Alam mo na lang may ginagawa milagro si mister. Opo, sir. Actually, mga September 17, ramdam ko na, sir, yung parang utob. May iba talaga, upo. Bakit nyo nasabing ramdam nyo na? Kasi sir, yung every time na may sasabihin ka, magagalit siya. Parang wala ka nang sasabihin na hindi maganda, puro na lang magagalit siya agad. Ano yung sinasabi mo sa kanya na agad siyang nagagalit? Sabihin ko sir na, uy, magganong kita mo sa Grab? Hindi niya sinasabi. Okay. Lahat ng mga tanong mo, nilalagay niya mali siya. Oo, inano niya sir, kisyo daw, ako daw ang maraming pera. Sabi ko hindi ganun. Di ba magkasawa kayo, kasal kayo? Opo. Karapatan mo na malaman magkanong kinikita niya. Opo nga sir, kaya sinabi kasi, siya, alam din niya kita mo, di ba? Sinabi ko po sa kanya yun, sir. Lahat ng sahod ko, binibigay ko sa'yo. Magkano yung sahod wala ko binibigay sa kanya? Wala po akong tinitira. Every month po, sir, 40,000 a month ang binibigay ko. Mababa po yung 40,000 a month. Ilan po yung anak nyo? Isa po. Okay, bukod pa dyan sa kita niya sa Grab. Sir, kahit may kita po siya, sir, sa Grab, sir, actually sa amin po yung Grab. Oh! Hindi po siya, sir, nag-grab ng maayos. Wala po talaga siyang kita, sir. So sa inyo sir na yung Grab, yung sasakyan, tapos 40,000 naman pa. Kulang pa, sir. Kulang pa. Kasi, sir, may anak po kami. May condition po yung anak namin. Tapos may, kumbaga, nagtiterapy yung anak namin. Okay. Tapos kumuha pa kami ng apartment, sir, para sabi ko sa sariling bahay namin, para malaman ko kung anong buhay talaga ang meron kami. So pagkuha ko, sir, ng apartment, doon po ako nagka-problema kasi doon niya talaga dinadala mismo yung babae. Oh, ilan taon po yung anak niyo? 4 years old po. Kasama yung anak niyo po. Kasama yung anak ko. Tapos sir, yung babae mismo, nakikita ko po sa loob ng pamamahay namin, nagsabi pa, hi. Ganun, akala nag-hi sa'yo? Opo sir, kasi nilalaro po yung anak ko sir. So hindi mo tinanong sino ito? Alam ko sir, kilala ko siya. Ang asawa ko, nagmamanage po siya ng coffee shop. So bukod pa sa Grab, may coffee shop pa, tapos may 40,000 pa? Opo, pero wala po siyang kinikita, sir. Talagang kulang na kulang pa talaga kami, bakit? Sir. Pero hindi ko alam, pero lahat po ng loho niya nabigay. Yung anak ko, sir, hindi po kumakain sa bahay. Lahat ng restaurant ng mga mamahalin, alam ng anak ko po, sir. Kung napupunta naman pala sa anak mo, yung mga perang pinapadala mo, walang problema. Huwag lang mapunta doon sa bet ka. Sir, kaya nga po hindi ko tinitipid sila, sir, eh. Alam mo yung pinakamasakit sa akin, Steven Sula, yung nanay ko, tinipid ko. Mahiya ka sana. Tinipid ko yung nanay ko sa budget. Hindi tama yung pagbibigay ng sustento sa nanay ko para hindi lang kayo magkulang. Para hindi ka lang mahirapan. Pero ganito ang ginawa mo sa akin. Pati pera ko, gagamitin mo sa pambababae mo. Simulat nang dumating ako dito, wala kang trabaho. Nasaan po kayo si mister? Hindi ko na alam, sir, kasi pinalayas ko na po siya nung Sunday ng gabi. Nasaan na yung Grab ninyo, yung kotse ninyo? Nandun sa bahay, sir. May driver po. So pinalayas mo na? Pinalayas ko na po siya. Ano gusto mo mangyari? Ba't ko kayo napunta rito kung pinalayas mo na? Ang gusto ko po, sir, mangyari, sir, na kakasuhan po talaga siya, sir. Okay. Pwede magamit ebidensya yung nabulagan nyo si
si Betka. Nag-wave pa sa inyo. Paano sir, pagdating mo doon? Sinugod ko po yung si Kabets nung ano, Friday. Saan? Sa ano po, opo, sa bahay niya po, sinugod ko po nung Monday. Hindi pwedeng gamitin ebidensya yun. Akala ko, sinugod mo sa mismong pamamahay ninyo. Wala nung pagdating po. Mo, inabutan mo. Pero wala po. Hindi pwedeng gamitin ebidensya yun, ma'am, yung sinugod mo siya sa kanyang tirahan. Si sir, may mga ebidensya po ako, marami po akong ebidensya. Okay, sige. So, nag-iskandalo ka, pinunta mo sa kinaroonan. Hindi po sir, kinausap ko lang po siya. Sa paan, pagdating mo, kumatok ng pinto? Kumatok po ako. Wala, yung tatay niya sir, shake hands, gano'n, nine times. Opo, okay. Sabi ko, sabi niya, ano, hindi pa rin ba tumitigil? Sabi ko, hindi pa rin po eh. Sabi ko, akala ko nga tumigil na kasi nagiging maayos na kami ng asawa so, ko. So, naghaharap kayo ni, ano? Hindi po sir, hindi po siya bumaba. Tapos ngayon, mister mo, nasa taas kasama yung opo, hindi girl. Po sila humarap sa akin. Alam nila na sir na ano, hindi ko lang naisipan na ipapulisan sila. Ayan yung girl. Opo. Okay. Marami pa po yan, sir. May mga chikinini pa po yan. Sa ano po ang trabaho ni girl? Dati po, sir, sa recovery food. Pero parang pinaalis na po siya doon, sir, kasi pumunta rin po ako doon. Pinuntahan mo rin? Pinuntahan ko rin. Iniskandal mo din doon? Hindi po ako nag-iskandalo, sir. Karapatan mo, sir, ma'am, na kumprantahin siya. Pero wala na po siya doon, sir. Saan yung chikinini? Ayan, sir. Pulang-pula po. Si girl ang may chikinini. Ayan pala si girl. Paano daw sila nagkakilala nitong ni mister? July 2, sa Art and Vince na coffee shop, nagbukas. Yung asawa ko po yung nagmamanage. So, yan si Amelia Lugargitap. Siya po ang tauhan ng asawa ko. Tapos nagkagustuhan sila? Opo. Okay, doon nag-umpisa na? Opo. Hanggang sa binahay na niya? Opo. Hindi naman po si sinabing bahay-bahay, sir, kasi nakaw-nakaw lang. Nagnakaw raw sa iyo si mister? Yung alkansya po ng anak ko, kinuha niya. Ha? Pati alkansya, pinatulan? Ang alkansya ng anak ko, kinuha mo. Magkano laman? Ang ano ko sir, mga 8,000 po yun. Yung alkansya ng anak ko, para po yan sa Disney ng anak ko eh. Sa Hong Kong. Disneyland? Opo. Bukod pa po sa ano sa alkansya, ano pa pong pinitik ni mister? May kinuha po siya sir, sing-sing ko. At saka yung bracelet ko po. Gold. Nung una po sir, dininay niya po yun. Yung dininay niya po, sabi niya po, wala po siyang may kinuha. Kinabukasan, nag-message po ulit yung ka-BRP nila po na kinuha niya lang daw yung alkansya, pero hindi niya kinuha yung bracelet at saka yung sing-sing. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Basilan. Ma'am, meron ho ba kayong alam tungkol ho dito sa problema na mag-asawang Steven at Nelly Sula? Pumunta po yan si Ma'am sa amin. Lumapit po siya para po magpasis nga po sa amin na makausap nga po yung babae. Kaso po, nung time na po na yun, wala po dun yung babae sinasabi na si Miss Amelia Gidap. Ngayon po, sinabihan po namin yung tatay. Yung tatay po ang pumunta dito. Kinabukasan po nun, sir, pumunta po dito si Ma'am Amelia Gidap para po makipag-cooperate po na makausap po sana yung asawa po talaga. Hinihintay din po namin sila kasi sabi niya nga po, pupunta po sila dito mga 2 or 3 nung January pa po kasi yun. Pero hindi nagpakita si Amelia? Sabi rin, opo, hindi na po siya, hindi na po pumunta dito si Ma'am Nery nung time na yon. Pero si Ma'am Amelia po, nandito po siya. Nagantay po siya nung time na yon. Okay, sige po, ganito pong gagawin namin. Mananawagan po kami kay Ma'am Amelia. Tingnan natin kung mapag-ayos natin sila. Kung hindi, sasampan po ng kaso ni Ma'am Nelly, si Mrs., itong si Mr. Steven Sula. Sige po, salamat po at magandang tanghali po Ma'am Angel. Ma'am, ganitong gagawin natin, ano? Mananawagan ka ngayon sa kanila, bigyan mo sila ng taning na meron sila hanggang Monday na pumunta rito, makipag-usap sa inyo. Kapag hindi, tuloy tayo sa korte, matibay ng mga ebidensya to, sampan natin ang kaso itong si mister. Marami pa po akong ebidensya, sir. Marami pa po akong videos. Yan ang sinatawag na completo recados. Lutong-luto na talaga na papunta. Magaling nga po, sir, yung nagmang send sa akin eh. Nasa Saudi pa lang po ako, sir. Magaling yung nag-send sa akin, nagbigay ng mga video nila. Pasalamat ka muna doon sa nagbigay ng mga video. Hello, Colin Dominguez. Kung yun man ang totoo mong pangalan, thank you po sa lahat ng binigay mo. At napatunayan ko na salamat talaga. Manawagan ka ngayon kay Mister at saka doon kay Betka na pag hindi sila pumunta dito by Monday, tuloy-tuloy tayo doon sa piskalya at sampan sila ng kaso. Sige, manawagan kayo, ma'am. Steven Sula o Amelia Lugargeta. Harapin niyo akong dalawa. 'Di ba, Mas Steven Sula, matagal ko nang sinasabi sa iyo na iharap mo yung kabit mo sa akin. Alam mo hindi ko 'to gusto. Ang ginawa ko sa totoo lang, dahil unang-una hindi lang din ako mapapahiya, pati anak natin mapapahiya. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Wala ka bang talagang konsensya? Ilang beses na kita pinagbigyan, pero pinili mo pa rin yung magulong buhay. Pumunta ka ng BRP, oh. Bago ka pumunta ng Batangas, grabe pa yung ano mo sa akin. Ayun pala, kasama mo yung kabit mo. Pera kong nilulustay mo. Pera kong nilalamon mo. Hindi ka ba nahihiya? Simulat nang dumating ako dito, never kang nagtrabaho. Pera kong araw-araw kinakain mo sa mga masasarap na mga restaurant. Nasaan ka?
magpakita ka ngayon. De, okay lang. Sobrang yabang lang yan ang meron ka. Okay, ma'am, okay lang yung pera mo kakainin niya, pero yung back, pati yung kabit na ikinabang. Opo, sir, nakikinabang ibang talaga, sir. Yun. Hoy, kabit, akala mo, yung kotse ko gina... mo, ikaw pa nagpapakasarap sa motor ko. Ang kapal ng mukha mong kabit ka, pati... Uy, akala mo ba mayaman ang asawa ko? Na-inlove ka ba sa asawa ko? Mamamatay-matay ka ba? Akala mo mayaman ang asawa ko? Hoy, hindi mo kilala ang asawa ko. Palamunin ko lang yan. Hoy, kabit ka. Kaninong pera ang ginastos mo sa birthday mo nung February to? Hoy, pera ko yun. Nagpakasarap ka sa pera ko? Pagdating ng asawa ko, 140 na lang ang natira. Ngayon, alkansya ng anak ko na nakawin para igasto sa'yo? Kapal mo! Pati pabalkan siya ng anak ko, hindi mo papatawarin? Akala ko ba you can stand your own? Nasaan ka na ngayon? Kabit, di ba sinabihan na kita unang beses pa lang? Dumistansya ka, may asawa yung tao. Pero hindi ka dumistansya. Tapos sabihin mo, ay ma'am, wala talaga, ma'am, wala akong ano ma'am, wala kami talagang relasyon ni sir, ma'am, ito po oh, send ka pa ng send ng mga picture ng mga kung sino-sinong lalaki na kayakap mo para lang patunayan na wala kayo ng asawa ko. Filtered lang ang picture mo na yan. 1,000 times ba yan? Ang ginawa mong pag-fill, pag ano ng picture mo? Ibig sabihin filtered 1,000 times? Opo, eh harapin mo ako, harapin niyo akong dalawa. Eh paano ma'am kung hinarap kayo, wag niyo lang iskandaluhin, kailangan pag-usapin kayo ng okay, maayos. Okay sir. Pero magdasal muna ako ng 2,000 times para, sir, makaano dahil sa ginawa ko, sir. Pera ko ang pinakain ng asawa ko sa kanya. Kunin ko na muna ito. Ups, dali ah. Okay, sige. Uli na lang mensahe mo. Oo, napakabruha mo talagang kabit ka. Wala ka na talagang hiya. Hindi ka na naawa sa anak ko. Alam mo yung anak ko, may kondisyon, di ba? Alam mo yung anak ko, ginagamot pa namin yan. Hindi ka na talaga naawa. At sasabihin pa ng asawa ko, sir, oh, mag-aabro daw siya para daw sa future nila ng dalawa. Ang kapal mo, hoy, Steven Sola, hindi ka nga nakasustento sa isang anak mo. Alright, so yan, ang panawagan ni Mrs. sa iyo, Mr. Steven Sola. Pumunta ka rito, sir, sa Lunes. Susubukan po namin kayong pag-ayusin. Alang-alang po doon sa inyong anak. Kapag hindi, sir, then demandahan na ito. Hawak-hawak ni ma'am itong mga matitibay na ebidensya. Meron pang video yan. Katanggapin sa korte yan. At malaking posibilidad na kayo po ay mawawaran. Kaso pong bawsi ang ipa-file niya sa inyo. At kung ano pa pong pwedeng kasong maisampa. Base po sa abogado na kakausapin ni ma'am. At yun ay ibibigay namin kay ma'am. Libre. Kami humbahala sa abogado. Salamat po, walang sir. Gastusin. Madam, ano sa tingin mo bakit ka pinagpalit ni Mister? Siguro dahil wala lang talaga ako dito or kalimutan niya lang. Binido ko nga siya one time. Sabi ko, grabe ka at parang, di ba, sa mga ganyan, AIDS dapat, ano ka? Sabi niya, hindi ah. Pero yun pala, meron palang araw-araw. Araw-araw? Araw-araw pala, nagmumot-mot sila ng babae niya. Sabi niya, mamamatay na daw siya sa kamot-mot nila araw-araw. Merong ganong conversation? Merong mga ganong conversation. Tingin mo lang, madam, ha? Ano yung pinakaraso ni Mister? Bakit? Anong tingin mo nakita niya sa kabit niya na wala sa'yo? Siguro bata lang at saka maganda. Yun lang. Siguro magaling sa kama. Pagbitin, sobrang bitin pa daw talaga. Yun ang sinasabi. Yung mga sinasabi sa akin ng mga tao, Nelly, asaan ka pa ba nagkulang? Lahat-lahat, binigay mo na pati luho, lahat-lahat, ginanyan ka pa. Sabi, ah, alam na namin, sa kama. Akala ko, madam, nung una, gamit na panty liner yung nandyan. Hindi kasi yung panty ng... Hindi, bakit na paano mo nalaman na sa kanya yung panty liner? Walang ganun sa Saudi, na brand. Pagkatapos, sa apartment, hindi po ako nakatira kahit kailan. Ganun. Alam ba niya na uuwi ka? Alam niya na umuwi na kami. Hindi kaya sinadya ng kabit yan? Hindi niya sinadya. Hindi niya lang talaga alam na uuwi ako na at na mga the time na yon. Anong masasabi mo, ma'am, sa mga babaero gaya ng mister mo? Wala na talagang paglalagyan ng kapal ng mukha. Ang mga ganyan kasing mga tao, that time na nasa kalibang pa sila, kahit anong iyak mo, kahit anong paliwanag ng mga tao, ay hindi nila marirealize eh. Marealize na lang nila yan sa bandang huli. Tingin mo, madam, babalik sa'yo si mister mo? Hindi na. Ayoko na. Kasi ilang beses ko nang pinagbigyan. Amelia, unang-unang alam mong may asawa pero pinatulan mo pa rin. Ikaw na talaga yung babaeng walang hiya kahit kailan. Sinasabi mo, divorce, pipirmahan ko agad ang divorce nyo, ibibigay ko sa yung asawa ko. Ito bang gusto mong buhay, yung magulo? Bakit hindi ka humanap ng binata at nakaya kang iharap sa altar? Ito ba yung gusto mo, nakaw-nakaw lang? Kung sa bagay, mas masarap yung nakaw kaysa original, di ba? Pag ang nakaw talaga, dun ang pinakasarap, the best potahe in the world. Sa apartment namin, kasi baka mahuhuli kayo ng tita at tito namin, no? Kaya nagmamadali kayo palagi, bitin na bitin ba? Naggalit-silit silang yung buhay ko. Simulat nang dumating ka sa buhay namin. Ibigay ko sa'yo yung asawa ko buong. Pagdusahan yung sa bilangguan. Alam
mo ba, Amelia? Bago umalis ang asawa ko nung Sunday ng madaling araw, nag-s*** na kaming dalawa.